Grabe yun, grabe yun. Grabe yun, grabe yun. Congrats to all to Boss Dada and Banat Bay. Ang lupit, gusot-gusot yung dami ko. Special mention pa tayo. Grabe naman. Kaso jowa ni Maring Janet daw. Jowa daw ni Maring Janet. Ay, congrats ha. Ang ganda ng set, ang ganda ng pagkakano ng Banatero sa SM9. Oo, hindi ano, hindi, alam nyo, masisikat pa to sa ibang ano, sa ibang mga programa. Oo. May nag-chat sa akin. Sabi niya, mag-live ka na. Naka-live na po ako, mami. Naka-live na po. Oo. Tara, tara, sa live ko. Grabe yun. Special mention tayo. Marami na lang mag-iiyak. Marami na naman pong iiyak. Ay, isang Jay Guevara ay na-flex ng husto sa SM9. Kaso masagwa nga lang dun. Eh, jowa ako ni Maring Janet. Bagong gupit ka. Siyempre, kailangan natin magpagwapo. Siyempre, mga gwapo ang mga Banateros. Kailangan din natin mag-improve. Kahit man lang sa kagwapuhan. Diba? Hail TV, mega love, shout out. Grabe yun. Congrats, congrats. Banat Bay, Boss Dada, and Coach Oli. So, abangan nyo yung mga iba pang programa sa SM9, no? Hindi ko pala naka-open to. Uy, ba't na wala? Ayaw mag-blue ah. Kaya pala sabi ko parang kulang yung ilaw ko eh. Hindi ko pala nabuksan. Ayaw mag-blue. Ayaw talaga. Ayaw mag-blue ng ilaw. So, pag-usapan natin yung mga sinabi ni ano ni Mayor Basti Duterte. Grabe talaga 'yon. Talagang no, grabe si Mayor Basti, no? Talagang kung sa tapang talaga, talagang alam niyo 'yun, yung mga kailangan natin dito sa bansa natin, yung mga ganyang katatapang ng mga tao. May isang salita. Huwag nating hangaan yung mga ano. Huwag nating hangaan. Pero yung pa isa, namimiss ko yung ngiti ni Tatay Digong, no? Nakamadali ko mag-live eh. Kulang-kulang yung setup ako. Nabitin kasi ako kanina. Nabitin ako sa ano, sa live kanina. Kaya sabi ko, sa... Kung ba't pinagsasalita dun? Sirahulo ka. So, syempre, may mag-shoutout muna tayo, no? Sa mga bago at lumang supporters.
Okay, mag-comment-comment na yan kay Jarski. Mega love shoutout kay Angelina Matsu. Mega love shoutout. Kay Lea Okada, kay DDS sa USTB. Mega love shoutout kay Ma'am Alex G. Ang bilis mo, Boss J. Ang bilis, Boss J. Siyempre. Kaya nga ba nateros eh. Kailangan mabilis tayo. Kay Lea Okada, kay JRM from Saudi Arabia. Yan. At si Mama Anak Punan from Japan. Kamahalan Joby, mega mega love shoutout. Kay Ruder, kay Sir Rudel Alterado. Kay Kyle TV, kay Maximo. Yan. Grabe, no? Si alam nyo yung mga sinabi ni Mayor Basti? Talagang ano? Alam mo yung tipo sa iba-iba yon, hindi na magsasalita ho ng ganun yon. Mayor Baste, yung mga sinabi niya kanina na ano, wait, may tiga-tagig dito, Joanna Sanchez from Bagong Bahay, malapit lang dito yun sa Ususan. No, yung sinabi ni Mayor Baste na ano, na eh may, 'di ba tinanong ni Banat Bay or sino ba nagtanong doon kanina na Mayor, paano ba yan pag pinaanuan ka ng ano, sa ICC? Ano po ba ang ano nyo? Ano po ba yung ano? Sabi niya, hindi papuntahin dito. Grabe, no? Hindi, pakasuan nila. Ayun yung kailangan natin talaga sa bansa natin. Yung may mga isang salita, no? Oh. Wait lang, lagyan ko lang jacket si Banateros. Ba't Anateros lang nandito? Oh, yeah. Nung nakaraan kasi nagtanggal tayo ng jacket kasi may mga na-hide. Ay, pa-share ha. Oo, ng ating live. Oo, kaya yung kanina bang pinapanood ko yung live, tumatayo ba laybo ko kay Basti, kay Mayor Basti, ano doon, bukod sa napakapogi. Oo, medyo kinilig ako, guys. Medyo kinilig yung etlogs ko. Medyo starstruck ako sa kagwapuan ni Mayor. Okay, ikaw ba naman na makaano mo si Mayor? Tsaka, so, eto ha, napakatibay din ng loob ng Banateros kasi kapag ako yun, medyo kakabahan ako doon kay Mayor Basti. Okay po nga pag lalo pag na-interview mo siya sa ano, sa personal. Oo, Ma'am Angelina, na-inlove ako. Na-struck ako. Sabi ko, na-struck. Tapos yung views, no? Umabot po ng 12,000. Kaya congrats sa Banateros Brothers, Boss Dada, Kocholi, and Banat Bay. Ang sunod, pag i-mention yung pangalan ko, huwag nyo na ilagay yung jowa ni Maring ni Cash Janet. Sagwa eh. Duduwal ako eh. Oo, nakakaduwal. Alam mo, dada yung magiging jowa, yung pa yung malapad na ilong na yun. Yun pa talaga. Oh, tsaka yung kay Bantag. Tsaka doon mo makikita, no? Alam nyo, tama naman yung sinabi ni Mayor Basti Duterte na bakit yung mga magagandang ginagawa namin hindi nire-report. Pero, sawa ni pera, ay bakit yung mga hindi naman dapat kailangan sitahin, eh yun yung mga inire-report at sinisita ng mga against, ng mga anti-Duterte. Diba? Tapos ang masama pa nito, pati yung mga kapulisan na ano pa, nasisita din. Ang lulupit nyo. Kaya, eto, no? Di, alam ko naman, napanood nyo naman na yung live ni Basti, ni Mayor Basti at ng Banateros. Kung tsaka doon mo isa, yung isa pa yung pinakatumatak sa isip ko na sinabi ni Mayor Basti Duterte na ginagawa ko to dahil hindi ako tatakbo. No? Ayun yung kinagandahan dyan kay Mayor Basti Duterte na ginagawa niyang, yung mga ginagawa niyang magaganda para sa bayan niya dyan sa Davao ay wala siyang hinahangad na kapalit. Hindi katulad nung ibang mga politiko na kapag bumango yung pangalan, kapag napag-uusapan, ang pinaplano agad yung pagtakbo. Pero alam ko naman po, nakagustuhan talaga natin na tumakbo.
itong si Mayor Basti Duterte. Pero yun nga lang, eh hindi naman tayo ano, hindi naman po tayo hindi rin natin siya mapipilit kasi nga, 'di ba, sinabi niya na ginagawa ko 'to para sa bayan ko, para maging maayos yung bayan ko. Hindi ako katulad na ibang politiko diyan na kapag matunog yung pangalan or pag may ginagawang kabutihan sa ano dito sa mga lugar nila, ay may ano na agad na tumakbo. Eh yun yung pinakabangit doon. Ibig sabihin lang doon, naghahangad agad, kaya lang pala ginawa yung mga bagay na yon sa kanilang lugar ay kasi may hinahangad na ano, nakapalit or may inaasam-asam na posisyon na mataas sa gobyerno. Oh, yun yung ano, yun yung pinaka pangit na mindset ng isang politics, sa politics, no. Okay, shoutout kay Ma'am Angel, kay Leia, kay sino pa ba, kay Celso, kay Bright Naria, yan, mega shoutout. Sino pa yung mga nandiyan na hindi natin na shoutout kanina? Oh, tsaka ang galing, no. Alam mo yung magaganda yung rekta. Kadalasan kasi sa mga napapanood natin ng mga politics, ng mga na ini-interview, puro paawa effect. Kayabangan ka ng mga nagawa nila. Kayabangan ka ng mga ng kanilang mga nagawa sa bayan nila na kahit naman na hindi naman sila gumawa. Katulad ni Tamba, na puro gusto niya lang lahat ng nangyayari sa na maganda na sa Pilipinas, gusto na lang na i-credit sa kanya. Na kahit hindi naman talaga siya yung gumawa. Oh, galing ni Tamba yun. Tingnan mo nga sa ano, sa saan ba yung poster na malaki na yun? Mas malaki pa yung tarpaulin niya kaysa kay President Bongbong Marcos. Mapang-angkin ng credit. Okay, Ma'am Tess Santos, kay Badfinger, kay Remia, yan, kay Laarni. Yan, at sinat yung iba pa dyan. Pa-share ng live natin. So hindi natin masyadong naumpisahan ho kanina, no, na hindi natin natapos yung mga pag-uusapan natin. So sila Boss Dada, mamaya pa naman siguro magla-live yun. At ang dilim ng ano natin, yan, buksan na nga lang natin. Parang dumilim yung ano ko, no? Yung ano ko, hindi kaya, di ba? Gwapo pa rin ba dyan? So ito, ano? Grabe yun. Grabe yung video na yun ni, ano? Ano, pag-usapan natin to. Ito yung kanina na hindi natin mga napag-usapan. Oo, ito, asan na ba yun? Ito ba yung kanina? Ito. Itong mga about dito sa pinagtutuunan nila ng pansin yung tungkol sa West Philippine Sea na naman. Walang kapagod-pagod ang West Philippine Sea. Tingnan niyo yung mga laman po ng ano ng media ngayon. Puro na lang si ex-president Duterte. Pero yung sa 20 kilos na bigas at yung iba pa, wala naman. Hindi nila binabalita. Yan ang hirap diyan, eh, no? Hindi binabalita yung mga dapat ibalita. Pero yung ano, ang feeling ko nga ngayon, parang si Tatay Digong pa rin yung ano, eh, parang si Tatay Digong pa rin yung presidente natin. Kasi si Tatay Digong lang, si Tatay Digong yung laman ng media. 'Di ba? Kayo ba, sang-ayon ba kayo na ganun? Kasi ako na parang si Tatay Digong pa rin yung presidente. Parang umiikot ang buhay ng mga media ngayon kay Tatay Digong. Parang siya pa rin yung presidente. Parang natatabunan si ano, eh, si The Junior. The Junior ba? Tama ba? Oh, ayoko na magbanggit ng PBBM. The Junior na lang. Eh, mapapalitan din naman yun mga ilang taon na. Ma'am Jasmine Charles. Diba? Mapapalitan din naman yan. Mga ilang ano, mapapalitan na yan. Kaya abang-abang na lang tayo, no? So ito, pag-usapan natin, gentleman's agreement, the ex-president Duterte sa China dapat busisiin? Konok-nontating naman kayo. Wala na ba yung iba kayong matapik, kundi yan na lang?
Ang dami-daming pwedeng i-topic eh. Yan na naman yung gentleman na yan. Walang niya na yan. Wala na ba kayo ibang alam? Okay, play natin to. Ilang sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Sa mga naging akta, ilang ang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Ano daw? O, tingnan nyo, unang ano pa lang, oh, bias na tong network na to. Kailangan busisiin ng sambayan ng Pilipino. Ano ba kayo? Nagsalita ba kayo about dyan na kailangan busisiin ng si ex-president Tatay Digong? Parang wala naman tayong request na ganyan, ha? At ngayon parang may request na. Ha? At ngayon parang may request na. Anak ng timang naman yun. Kailangan daw busisiin ng sambayan ng Pilipino si ex-president Duterte. Bias na bias talaga eh, no? Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at pulisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato De Castro na isang international... Nako, De Castro apelido. Renato, tas De Castro pa. So ano pa bang abangan natin dito? Pero ito, tanong ko kay Renato De Castro. Sir, bakit po yung about po doon kay Ninoy? Kinoy-noy, about dun sa agreement nila ng China, bakit po ano, ba't hindi nyo po napag-uusapan? Bakit po nakapokus lang kayo kay Duterte? Huwag naman po kayo masyadong magpahalata, sir. Okay, sa lahat po ng mga anti-Duterte dyan, huwag kayo masyadong magpahalata. Halatang halata na namin kayo eh. Kating-kating na ba kayo sa Duterte? Gusto nyo paggamit ko sa inyo to? Ha? Katingkati kay sa Duterte eh. Ito oh, pagtanggal ka dito, isang kamot mo lang dito, tanggal lang ano nyo, bagabag nyo dyan. Effective to. Medyo pasmado rin yung mga dila nyo, kalkalin nyo nito. Ha? Pwede nyo rin tayo kalkalin. Maasim-asim to, may libag-libag ko pa to, ginagamit ko to pang kamot eh. Studies expert mula sa De La Salle University. Aniya, bagamat may karapatan ang presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. No, po. By entering into informal arrangement with China, we give legitimacy to Chinese there, which is of course is not in a way it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungi Shoal, whatever we do at Ayungi Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Ganito rin ang pananaw ng dating president. Ay, si Boy, si Boy no research, oh. Si Panochi nandito. Ayan, oh. Si Panochi, oh. Naku, lumutang na naman si Panochi. Pare-parehas to eh. Si Panochi, si Mike Abe, si Catch Jarrett. Ang pare-parehas yan. Mga fake news peddler. Oh, paano ko ba nasabi? Katulad dito. Sabi niya, nasa ibang bansa na daw si Pastor Apollo Quibuloy. Eh, samantalang kakalive lang nila Banat Bay nung panahon na pumunta sila ng Kingdom of the Jesus Christ. Eh, nandun naman si Kibuloy sa tabi nila. O, di ba? Fake news. Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. So, kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrayduran? Wow. Ano ba yung extent ng prison? Wow! No? Extent ng katrayduran. Pil na pil na Panochi, ah. Pil na pil mo yung ka-fake newsan mo, ah. Katrayduran. Eh bakit yung katrayduran din ng ginagawa ni Dan Junior sa Amerika? Questionin nyo rin yun.
Depostahan tayo tong mga nagpapasikat na to. Tatakbo tong mga to. Depostahan, tatakbo yan. Tatakbo yan. O, may kita natin sa mga list ng mga senator yan. At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan? Pero ang pinakamahalaga, no? Ay yan ay mapresent, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan? Pero ang mapapalakas ang mga bansa? Bakit yung pag-travel-travel ni The Junior? Na lumakas ba bansa natin? Mahalaga, no? Ay yan ay mapresenta sa publiko. Wow. Aniya malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandata ang lakas ng bansa para man... Wait lang, paano ng ano? Eh, wasak naman na talaga yan nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Na nirepair-repair nga lang yan. Eh, nga yung sinasabi ni Atty. Roque na ano eh, na pasimple na may daladala ang ano, ang barko na may mga materialis para maayos-ayos yan. Tapos eh, sasabihin na parang pinapalabas nila na sinira or hindi pinagawa. Sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Napaka-treasonous yan. No? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto, nananalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura. Pagtataksil sa bansa? Shit! What? Paano pagtataksil sa bansa yun? Eh, dahil nga sa China, ikaw Panochi, no, naturukan ka din. Grabe. Grabe, no? Dito mo mahalata. Dito nyo po makikita kung gaano ka-toxic na sa politics. Kung gaano yung pagiging bias ng mga media, no? Samantalang yung mga magagandang ginawa or magandang nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nila mapalabas. Kundi puro mga kasamaan lang at puro kasiraan lang. Hindi kasamaan, wala namang kasamaan talaga sa totoo lang eh. No, puro yung mga ano lang na anong nilalabas nila. Grabe pagka-bias talaga. Ito, at yung China, ang illegal ang presence dito. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Pero Duterte si na si Attorney Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon, kasi may order din si President Duterte noon na huwag mag-patrol ang Philippine Navy at China, ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. Ano daw? Kasi may order din si President Duterte noon na huwag mag-patrol ang Philippine Navy at China, ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's my default. So by not patrolling, not showing our presence in the West Philippines, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na... Anong papalakasin eh, yung ano nga, nakatutok, nakatunganga nga lang habang binobomba yung barko? Kahit anong pagpapalakas ng ano natin diyan ng hukbong sandatahan pang dagat eh kung nakatunga nga lang din edi wala ring magagawa. Eh kitang-kita doon sa video ng GMA, binobomba yung barko samantalang sila nakatunga nga lang. Ibig sabihin gusto din nila para nga naman masisi ng mga taong ng taong bayan ng mga Duterte. Yun na naman yun. Pagkalupit. Basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. Okay, papaguhin natin, but we don't need to allow. Paano hindi basang-basa? Ang mahina kayo sa diskarte. Kaya nga sabi ni Attorney Roque, di ba? Diniskartehan lang yan ni Tatay Digong para makalusot.
Eh kaso nga lang, eh, hindi nyo kasi gawain yun. Tsaka yung ginagawa nyo, yung ginagawa nyo na alam, sa totoosin, alam nyo naman yan na bubombahin talaga kayo dyan eh. Alam nyo naman na bubombahin kayo dyan eh. Yung nga lang talagang pinagpatuloy nyo kasi nga para masita na naman ang taong bayan ng mga Duterte. Yun yun eh. Ay, naku. Bakit ganon? Change would be. Kasi ba yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission eh, wooden ship. Madaming dynamics eh, no? Kung, you know, it, the all options are open to the president because at the end of the day, it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Para sa... Oh, may ano ba? May kinonsult... Parang nakakatanga naman yung mga report ngayon. Ang lakas makabobo, no? Ha, ang lakas makabobo ng ano, ng, ito pa, oh, si ano, si, ayoko nang panoorin to, si Trillanes. Sino pa ba yung, ito, ano to? Gentleman agreement ulit, oh, dugtong na natin tong sinabi ni, Panelo at ni Attorney Roque, ito. Basahin natin yung title. Roque Panelo, magkaiba ang sinabi kaugnay ng gentleman agreement ni na former President Rodrigo Duterte at Press Xi. Oh, yoy. Iba nang sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samon. Ay, mga tanungan, no? Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating President Duterte and he categorically said there was no... Ayun yung hindi magets ng mga anti-Duterte. Ayun yung hindi nila magets, no? Kasi yung sinabi ni Harry Roque about po dun sa construction, yun kay Panelo naman, yung about naman sa nagpapaniwala na may agreement ang Pinas at ang, may agreement ang Duterte at China. Eh, in-explain naman na ni Banat Bayan sa mga gusto ng another explanation dyan dito sa issue na to. Panoorin nyo na lang doon kay Banat Bay. Eh, nakakapagod na rin eh. Explain tayo na explain. Wala rin naman na. Diba? Paulit-ulit na lang eh. Gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan dapat ang pinagtutunan nyo ng pansin. Yan talaga, may katibayan. Na binenta ni Trillanes. Eh bakit nakatuon lang kayo sa mga Duterte? Ba't yung kay Trillanes? Eto, ba't ayon yung pagtunan ng pansin? Ah, kasi kakampi. Ah, kaya pala. Kaya naman pala ka. Ganun naman pala eh. Kaya naman pala ayaw pag-usapan yung about yung kay Trillanes. Yan oh. Oh, inakaswahan si Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Eh na, yun nga pala yun. Ba't ito, hindi na pag-uusapan. Deadma, bingi-bingihan, no? Focus lang tayo sa Duterte. Huwag tayo lilihis. Oh, kahit na may maling ginagawa yung mga kasama natin, huwag natin pansinin. Focus lang tayo sa Duterte. Siraan lang natin sila ng siraan.
Oh, ganun yung mindset ng mga Tansu vlogger. Tansu vlogger, mga anti-Duterte, katulad nito ni Trillanes. Na lumalaki na yung mata sa kakasilip na kakasilip ng butas laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala namang masilip. Trililing, ikaw. Ikaw Trililing. Ikaw ang manigay ng teritoryo. Ikaw at ang pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Nakabu! Ito raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinintabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough. Uy, may background music pa. Level up ka na, Trillanes, ha? Diba, may pa background music ka na, ha? Sabi nga ni Risa Ontiveros, dapat action, wag lagyan ng drama. Pero kayo yung drama ng drama. Maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate. Wow! Lagyan mo pa! Artian mo pa! Mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough. Oh, artian mo pa! Hindi po covered at hindi pinag-usapan. Lungkutan mo pa! Lungkutan mo! Lungkutan mo pa! Kulang pa! Nakukulangan pa kami! Ang kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Gate niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas laban sa China, partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boy Lumuya na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isa sa katuparan ang paghahain ng kaso sa China sa best international tribunal. By guys, lumabas na nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte. Easy talaga, hindi nawawala si Remulya, no? Manat ba yung ano mo, yung best friend mo? Hindi nawawala sa ano, sa mga hanay ng Chipulangkot baby ko mo. So panoorin natin to, eto no. Cap Dodo di nakayanan ng galit. PBBM natapos ano? Palugit ko dumating na bangag ka. Ito nakakatuwa din to. Sabihin si Cap mo. Nakakatuwa din to si ano eh. Si Cap Dodo talaga eh. Isa din to sa mga real talk magsalita eh, no? Cap Dodo. So Cap Dodo, pasok. Kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo. Sabihin mo kung eh gago pa gago yung si BBM. Sabihin para gusto kayo. Eh nako, pagka ko nagkaroon ng pagkakataon, tutugisin ko kayo mga angyayabang ninyo magsalita. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, dyan. Kung bago ka lang sa aking YouTube. Okay, so, yun yung ano ko. We have the president na who doesn't care. We have a president na when he was hindi ako masyadong familiar dito kay Cap Dodo, pero natutuwa ako sa mga he gave us all the sweet words and promises just to beat the other presidential candidates. And we were, most of us, were swayed into voting him. Of course, we considered the actions of BP Sara, who teamed up with him sa unit team and vouched for him. But she was also deceived because itong si BBM, in sweet words, ginagamit lang pala ang pamilyang Duterte, ang kasikatan ni Sara. Eh, yun naman talaga totoo. Alam nyo, tama yung sinabi dito ni Cap Dodo. No, na ginamit lang ni The Junior ang kasikatan ng mga Duterte.
O ngayon, lumalabas, kitang-kita naman natin yung resulta, di ba? Ano, kitang-kita natin na pagkatapos yung pakinabangan yung mga Duterte, tinutugis niya na ngayon. Kung ano-ano yung mga pa-fake news na mga nilalabas nila laban sa mga Duterte. Kitang-kita naman natin ngayon. Na talagang pinakinabangan muna nila bago ano, bago nila walang yahin yung mga Duterte. Ganyan ka ano, ganyan ka tawag dito, ganyan ka brutal ang mga pag-uugali nila. Kapag itaas nilang pakinabangan ng mga Duterte, eto na. Ni kahit katiting na ipagtanggol man lang sana ang mga Duterte, hindi magawa. Kasi nga, planado na rin kasi din ito. Totoo naman eh. Ano ko ba nasabing hindi planado? O, pagkatapos pakinabangan ng mga Duterte, ito na ngayon. Winawalang yan na nila. Diba? Pagkatapos na pakinabangan nila, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi nila, kesyo-kesyo ganito, kesyo ganyan, secret deal, gentleman agreement. Oh. Tapos yung issue nila, about dun sa mga pinangako nila sa mga tao, wala silang masabi. Wala silang mai, ano, maipakita kung natupad na ba nila yung mga pangakong binitawan nila sa tao, sa taong bayan. Hanggang puro na lang sila salita. Yan ang mahirap. Yan ang ano, mahirap dyan sa mga yan. Kaya ako hindi talaga ako nagdalawang isip na Duterte ang suportahan ko. At para hindi siya tumakbo against BBM kasi wala siyang laban. So, naging VP si VP Sara. So right now, sa mga nangyayari ngayon, ang advice ko kay VP Sara, you speak up already. Huwag mo nang hintayin yung June 30, you speak up already. Kung ano'y nasa puso mo, kung ang Pilipino ay nasa puso mo, Madam Vice President VP Sara Inday, magsalita ka na. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi kami, sinasabi namin, lahat kami, lahat ng nagko-comment dito sa akin, like, share, subscribe, lahat na nagko-comment dito, sinasabi nila yung nararamdaman nila. Yun yung feel nila. So, starting now, Happy Easter sa lahat. Happy Easter, BP. Happy Easter sa lahat ng vlogger. Happy Easter, AFP at PNP. Happy Easter sa lahat ng kalabang ko. Sa lahat ng busit na busit sa akin. Happy Easter sa inyo. Hmm? Ang sa akin, dinasalan ba? Let's draw the line. Okay? Let's draw the line. Na ito talaga yung kinaka ito talaga yung kailangan na sana BP Sara ay talagang umaksyon na, kumilos na. Oh, wag na natin sana, pero siguro baka may inaantay lang din talaga itong si BP Sara na tamang panahon. At ayun nga yung sinasabi nila, June 30 ba yun? Or June 15? Nakalimutan ko. No. Kahit yung mga kagaya ng sinabi ni ng ibang mga vlogger na kapag nailabas yung about dun sa pulburon issue na yon, wala rin yan eh. Oo, si BP Sara pa rin pa talaga ang pinaka number one nating alas dito. Kaya sana no, sana mapagdesisyonan na ni BP Sara na magsalita o gumawa na ng aksyon laban sa mga nangyayaring gusot na to. Today, starting today, is my speak up day, and every day I will speak up and say what I want to say. Regardless kung ano ang kung ano yung sasabihin niyo, wala akong pakialam. Ang sa akin, ngayon, simulan ko, BP Sara, magsalita ka na. You're the vice president, you're the next in line. Sabihin mo kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo kung eh gago yung si BBM, at sabihin mo, because people are dying to hear, wanting to hear a leader. Pinagdadasalan nila na si BBM pansinin ng Pilipino, hindi pinansin, o ano ngayon, nanganapin ng tao, leader. Kaya ang daming mga nagsasalita na kapaligid sa'yo na iba attempting maging leader. Iyon ba? Ayaw maging leader, pero nagsasalita rin.
Ang kailangan ng taong bayan ay yung leader, but next in line yung VP should be the leader. Kaya VP Sara, magsalita ka na. Huwag niyo isipin yan, June 30, huwag niyo na isipin yung 10 years, huwag niyo na isipin yon. Problema ng taong bayan yon. You stand up, you speak up, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Straight from your mind, straight from your heart. VP, Sara, kasi ang nangyayari ngayon, naghihintayan lahat. No, naghihintayan lahat. Salita-salita, vlogger, magbibigay na kanilang comment, maya-maya, buta. O kaya, biglang magbabarahan. Mga vlogger, disunited. Magsasalita ang isang pro Duterte. O tapos nun, asa-asa tayo, biglang wala pa rin. Magsasalita mismo si FPRRD na ayan na, no, lusob na, biglang dampener, biglang ang tapang-tapang nun sa Davao, biglang sa Cebu, tahimik, yung hindi ganun kaano. E tapos, all the bloggers will justify yung actions. Ang sa akin, I am speaking, no? May mali eh. People of the Philippines, may mali. Kaya nga sa akin, ang stand ko ngayon. Pero alam naman natin eh, na ang mga Duterte, bago magbitaw ng salita yan, talagang sobrang ingat. At talagang may masasapul at may masasapul. Alam natin yan eh. Hindi naman nabago sa atin yan. Pero sa oras nga na magsalita na itong si VP Sara, si Vice President Sara Duterte, ay talagang ito na yung simula. Ito na talaga yung kung ano man yung lalabas sa kanyang oras, kung ano yung magiging salita niya sa mga taong bayan. Talagang inaantay. Kahit nga kayo dyan, di ba, na 300 viewers, inaantay nyo yung sasabihin ni VP Sara sa mga nangyayaring ito. Sabihin, takot si Sara. Paano natakot? Takot si Sara. Sana palitan si Sara ni Basti na lang ang kapalit. No? Hindi natatakot yun kasi ay siguro bagong supporters lang to. Bagong supporters lang yan. No? Baka kasamaan din ng mga trolls yan. Hindi natatakot yun. Sadyang pinag-iisipan niya lang ko. Sadyang may tamang panahon talaga para dyan. At talagang, alam nyo kasi, itong mga Duterte, hindi kasi yan basta-basta. Oh, Romualdez daw, oh, for president. Patulog na lang tayo. Oh, Romualdez daw, for president daw. Wiset. Kung ganyan ang mindset nyo, nako. Magpakamatay na lang tayo dito lahat. Magbigti na lang tayo, ha? Ngayon nga lang si Marcos ang presidente, hirap na tayo. Paano pa pag si Romualdez na? Di nag-iisip tong mga hype to. Eh, si ano pa nga lang eh, hindi na tayo magkaugaga eh. Sandamakmak na yung inaantay natin ng mga pangako nila. Oo, tapos eh, sasabihin nyo, ano, si si Tamba? Alaklad teteng. Oo nga, Mami Rena Baher, yan din ang nakikita ko na mas pinag-iisipan ng maayos ni VP Sara yung mga sasabihin niya. Oo, sa ano, kasi hindi yan basta-basta eh. Kasi ito na yung inaantay ng sambayan ng Pilipino. No, ito na yung inaantay ng sambayan ng Pilipino na yung mga sasabihin ni VP Sara dito sa nangyayaring gulo na to. Oo, kaya para matapos na to. At eto, ipapangako ko sa inyo, pag may sinabi dito si VP Sara, talagang mawiwindang ang mga tansuan. Totoo yan. Armed Forces tsaka PNP, Game of the Generals, flag, people of the Philippines. You stand up and speak out na kung ano yung gusto nyo sabihin. Sabihin nyo para maintindihan ang lahat ng tao, para maintindihan ang lahat ng buong Pilipinas, buong mundo, ano yung gusto nyo. Gusto nyo ng gera? Sabihin nyo, gusto nyo ng gera. Gusto nyo na si BBM? Tama yung ginagawa ni BBM. Kumampi sa Amerika. Amerika, tama yan. Tama yan, may US bases dyan. Protektado tayo. Sabihin nyo.
You speak out kung ano gusto ninyo. Naman yung bida, kung kayo ay ganun ang paniniwala. At kung hindi ganun ang paniniwala ninyo, sabihin ninyo, mali yung ginawa mo, BBM. Kami, ayaw namin ng gera. And I am saying that, ayaw ko ng gera. Ayaw ko ng gera. Ina mo, ayaw ko ng gera. Isasabak mo ang Pilipinas sa gera. Handa ba tayo? Hindi naman tayo handa. AFP, handa ba tayo? Hindi nga organize yung ating mga reservists. Wala nga equipment. Yung sabi o, oh, ano yan? 70 million? Nalalaginip po ba kayo? 70 million daw o, oh, sabi o. Oh. Oh. 70 million. Marcos loyally supporta kay Bibi. Ilan po ba yung alam nyo po ba kung ilan po ba tayo namumuhay dito sa Pilipinas? Kawawa ka na. Alam nyo po ba kung ilan ng populasyon dito sa Pilipinas? Para masabi niya 70 million na yan. Kawawa naman to, nananaginip ng gising. Ayun nga, kulang pa yung pera. Nagbabay, nagdasal pa kayong ganyan. Pingi pera, pingi ano. Pang real talk, armed forces, tsaka PNP. Hindi tayo handa para sa isang gera. Eh, takot na tayong rumispande doon sa West Philippine Sea na yan. Hindi nga ilang... Yan, isa din yan sa napansin ko. Kung yung ano nga eh, kung yung Coast Guard nga eh, nakatingin lang doon habang binubomba yung barko natin, tapos ngayon, sasabak pa tayo sa gera. Isang malaking kalokohan na tayo. Diba? Kung ano nga, nakatingin lang nga lang, nakatunga nga doon habang binubomba yung barko natin eh, tapos gigiira pa. Ayan nga yung hamon ko dyan sa mga Tansu vlogger eh. Baka mamaya pag may gera nga eh, hindi namin kayo makita dun ha. Baka biglang magsitaguan kayo sa sayan ng mga asawa nyo. Maneuvering ang ginawa ng China eh, panig-diplomatic protest tayo, biglang tatapang kayo? For what? You face reality. AFP and PNP. Galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta sasabak sa gera because stupido. Yung tapang-tapangan na blues na yan, kalokohan yan. Sabi ni Rowell, ibabagsak ang Duterte pro-China. Bobo. Isa kang dakilang bobo, Rowell. Anong pangalan ng putang inang tong hayop na to? Makamura ako sa'yo eh. Ito, Rowell, oh, saksak mo sa kukuti mo nang mawala yung lumot dyan sa utak mo. Ha? Anong pro-China kang yudipunggol ka? So, ibig sabihin, si Marcos, pro-America, ganun. Ha? Hindi ka nag-iisip, no? Punta na, magsahing ka, pakainin mo yung mga anak mo. Tanginan to, baka mamaya, eh, construction worker ang trabaho mo, bukas di ka pa makapasok. Puro ka chismisan. Puro ka paninira sa Duterte. Mga mamaya, yung ano mo, yung mga anak mo, nagugutom na. Ha? Mga mamaya, yung asawa mo, nangangabit na. So, yung palang balahuraan, ha? Balahura ako sa lahat, tandaan mo yan. Ha? Yung asawa mo, baka nakapatong na doon kay kumpare mo. Naku po. Ruel. Eh mamba, mahirap yan. Puro ka pro-China nasa utak mo, tas yung mga anak mo, nga, gutom. Wala kang mapakain sa mga anak mo. Nakapagsahing ka na ba? Kapagluto ka na ba ng ulam mo? Eh baka mamaya, hindi ka pa nakapagluto ng ulam mo, aba. Oh, nakakabili ka na ba ng gin? Nagmura na ba gin dyan sa lugar nyo? Okay na Gcash mo, padalang itang pambiling bigas mo. Mamaya, wala kang pambiling bigas, kaya galit na galit ka sa kay Duterte. Bobo lang eh, no? Pro-China ang putik. So, big sabihin, si Marcos, pro-America pala. Kung si Duterte pala, binenta ang Pilipinas sa, ano, sa China. So, si Marcos, binibenta din pala sa Amerika, ganun. Binibenta rin pala ang, ano, ang Pilipinas sa Amerika, ganun ba, Ruel? Ah, ganun. Oh, ano? Ang sakit, no? Ang sakit ng balik, Ruel, no? Ay, siwi. Kung sinasabihan nyo si Duterte na pro-China at binenta ang Pilipinas,
sa China. So ibig sabihin ganyan din pala si Marcos. Pro America na binibenta din ng Pilipinas sa Amerika, ganun ba? O, di ba? O, asan na? Ba't di ka na naka-comment? Yung anak mo, ano, umiyak na dun, oh. Pakainin mo daw ng lugaw. Kawawa naman. Punta na, puro ka lang daw, ano, buong ginawa mo sa maghapon. Wala na nga daw kayong wifi, puro na lang kayo data, eh. Tapos, imbis ng pambili mo ng bigas yung pinang load mo pa. Imbis na pambili mo sana ng gatas na anak mo yun, pinang load mo pa. Nangu po, kawawa naman. Shoutout kay Julia Os, kay Shai Wonder. Kawawa naman yung anak mo. 100 na nga lang pesos mo, pinang dito sim mo pa. Pinang smart mo pa. Para lang makapangbatikos ka sa Duterte. Aba, aban ako. Aban ako. Ano, kaya pa? Buhay mo pa ba? Baka hindi ka pa buhay. Ang inan to, makasabi ka na pro-China si Duterte. Ibig sabihin pala, pro-America si Marcos. O, sabi ni Mampe, o. Oh, sabi mo, oh, binenta na tayo ni Kuting. Nakuha na niya daw ang prosen. Prosen asset do, ano to? Bonus. Oh, 6 ano? Grabe to, $6 billion. Over 3.4 trillion pesos pukos nakaw. Puro nakaw. $2 billion dito pera sa Pilipinas. Oh, 'di ba? Oh. Kaya kayo yung mga anti-Duterte diyan bago kayo mangbatiko sa Duterte. Isipin niyo muna kung malinis ba yung sinusuportahan niyo, ha. Kasi baka mamaya baka mas ano pa yun. Mas grabe pa pala, tapos magulat kayo bigla na lang kayo magigising sa katotohanan na ultimong pangsubo niyo na lang sa anak niyo eh pinang katulad ng ginagawa mo, pinangloload mo pa. Oh, marami kaming natanggap na ayuda. O, bakit? Galing ba kay Marcos yun? Hindi ka ba sandamakmak na tanga na sarili mong pera yun? Binigyan ka. Sa madaling salita, ginisa ka sa sarili mong mantika. Binigyan ka ng ayuda, ang credit kay BBM, kay Tamba. Pero yung galing, saan galing yung pera na yun? Sa'yo. Sa atin. Bobo. Ang inan to, mangbabash ka pa, ha? Oh, sabi niya, ang dami kaming natanggap na ayuda ni BBM. Oh. Ang dami daw nilang natanggap na ayuda. Ang tanong, galing ba sa ano yan? Galing ba sa pera ni BBM yan? Galing ba sa bulsa? Galing yan sa kaban ng bayan, tanga. Tapos puro, kaya pala pinagtatanggol mo si BBM kasi asa ka sa ayuda. So, ibig sabihin, pati rin kami na nagbabayad ng tax, pinapakain din namin pamilya mo, Ruel. Ganun pala. So, asa ka pala sa ayuda, kaya todo tanggol ka. Eh, paano naman nung pinakinabangan mo ng ayuda? Speaking of ayuda, paano pala yung pinakinabangan mo ng ayuda si, ano, Tatay Digong? Huwag mo sabihin na ngayon ko lang pinanganak. Na para hindi mo natikman yung ayuda ni Tatay Digong nung panahon ng pandemic. At yung mga turok-turok na yun. Ha? O, sino mas maraming pinamimigay na ayuda ngayon at nung pandemic ni Tatay Digong? Ha? Tarungin nga kita. Eh, baka mamaya dyan lang sa inyo nabigyan ng ayuda. Kay Tatay Digong, buong Pilipinas yun, ha? Para sa kaalaman mo. Tsaka, paano kami maiinggit? Ano yung sinasabi mo, naiinggit kami? Ha? Maiinggit kami sa'yo na asa sa ayuda? Naiinggit kami sa'yo na pinapakain mo yung pamilya mo sa ayuda? Ha? Paano kami maiinggit sa'yo? Ultimong kami nga nagpapakain sa'yo sa pamilya mo. Pera namin yan. Baka mamaya dakilang tambay ka lang. Wala kang ambag dito sa Pilipinas. Baka nga hindi ka nagbabayad ng tax. Nagbabayad ka ba ng tax?
Eh, malamang hindi ka nagbabayad ng tax, umaasa ka nga lang sa ayuda ni Tambay. Ingit daw tayo, puta, na pinapakain ka nga lang namin tapos may ingit pa kami sa iyo. Bobo ka ba? Ano, kaya pa, Ruel? Oo, oh, kaya pa. O ngayon, sagutin mo yung inano ko, saan galing yung ayuda na yan? Sa mismong pera ba ni Tambayan? Pera ng taong bayan yan. Di mo alam? Tanga ka kasi. Alam nyo, alam mo, Ruel, dapat sinasaing nyo sa inyo bubog. Para kapag nasasaktan na yung bunganga mo, ma-realize mo na, ay, galing pala to sa akin eh. Oh, ganun dapat. Ano, kaya pa ba, Ruel? Baka hindi mo na kaya, i-stop na ako, magre-reaction na ako. May sasabihin ka pa ba? Oh, nanginginig na sa galit si Ruel, oh. Sabi, tama nga yun, ah. Puta na, sumbat ako ng sumbat kay Duterte na pro-China yung pala, pera ko din naman pala tong kinakain ko. Hide ko na ba? Wag nyo yung hide. May laruan tayo dito. Oh, ngayon, di mo kaya, no? Kaya sabi ko sa'yo, bago ka mambabash, isipin nyo munang mabuti. Kung tayo na bash kayo ng bash, eh. Wala mong pala kayong mga utak, eh. Kung tayo na to, proud na proud ka na, binibigyan ka ng ayuda as galing sa pera ng bayan. Ha? Tapos ang nakabalandra dyan sa mga plastic, mukha ni Tamba. Tarantado ka. Tapos nalulunok mo yan. Na pinagluloko na nga kayo, tapos pinapakain mo pa sa pamilya mo. Wala namang kaso na tumanggap ng ayuda, pero yung tipong pagmamalaki nyo, na galing sa ganito, ganyan, tarantado, galing sa atin yan. Pera natin yan. Pag wala kang pang ulam, eto ulamin mo. O baka mamaya, hindi ka pa nakakapag-toothbrush. Ito, masarap to pang toothbrush to. Tanggal yan, pati yung ngalangala mo. Ha? Yung tanginan to. Ayun, katulad yan, mga OFW. Nagbabayad ng tax yan. Oh. So, ibig sabihin, kakaingitan ka dahil pinapakain kanila, ganon. Yung ayuda na natatanggap mo galing sa mga OFW yung iba dyan. So, ibig sabihin, may ingit sila sa'yo na kahit sila nagpapakain sa'yo at sa buong pamilya mo. Ano, Ruel? Reaction na nga tayo. Magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino. Iba nga, ayaw ng gere. Ako, nalaban ako kung gusto ko. Nalaban ako pagka kinakailangan. Pero ngayon, nakikita ko, kagaguhan niyang ano na yan. We declare neutrality. Yun ang mahalaga sa akin. Yan ang para sa akin. Ngayon, kung gusto niyo ng gera, sige! Sulong kayo sa gera. Blatabog na si... Sumulong kayo. Ang sama ng ano natin. AFP-PNP, taong bayan. Yung tatlo kong pyesa, ano. Masyado tayo sinubo ng mga politiko. Mga politiko, masyado tayo sinubo. Simula nung EDSA 1 na yan, panahon pa nga ni Marcos at saka yung mga predecessor niya. Mula panahon ni Aguinaldo, for that matter. In all that 100 plus years, sinubo tayo ng mga politiko natin sa alanganin. Enough na hanggang ngayon makita mo ang Pilipino, dumadaing pa rin, naghihirap pa rin, walang ano. Yung baha problema, ayan na naman ang... May comment. Gusto ko lumalaban. Marcos, syempre. Kaming Marcos, loyally solid BBM. Wala na masabi, no? Hindi mo na sagot yung mga sinabi ko sa'yo. Ganyan pag makikitid ang utak. Sige na, magsahin ka na doon, pakainin mo na yung mga anak mo. Kawawa ka naman. Iyanin nyo na yan. Ganun nyo na yan. Tsugihin nyo na yan dyan. Bawal layop dito. Ingit ka lang, bro. Uy, hindi kita kapatid, gago. Huwag mo akong tawagin, bro. Siguro tambay lang to, no? Palamunin ng magulang. Problema na naman. Bye-bye. Yung bahan na yan. Dadating yung drop. Bye-bye, Ruel. Condolence. Happy condolence. Bye-bye. Happy condolence, Ruel. Happy na, condolence pa.
problema yung tubig. Titipirin yung tubig kasi hindi kaya ng mga dam natin. Every year, gano'n, nakakabuisit na. Tapos yung bigas na yan, problema ng mga taong bayan. Yung mga autobus yun na kailangan mag-approach sila para lang. Galit na galit ang mga gago. Ano tayo lang? Happy lang, condolence mo eh. Well, shoutout sa mga basher ko dyan. Happy condolence. Pinipuit ng mga foreigner para yung mga pamilya na dito mabuhay nila and then uwihan pa nila biktima pa ng droga o krimen o biktima ng failed families. Anong klase tayong Pilipino tayo? Because yung mga politiko natin succeeded and still succeeds in doing what they want, magpayaman, propel themselves in power. And kayo taong bayan, AFP, PNP, anong ginagawa natin? We allow them. Maggusto natin na mag-change of leadership and then we allow them again. Mag-time out substitution lang. Sa akin, ina, tapusin na natin to. Kung kinakailangan magsakripisyo tayong lahat. Pero enough. Tama na, itigil natin to. Baguhin natin ang Pilipinas. Kaya you say what you want to say sa Facebook account ninyo, sa YouTube, sa Reels ninyo. Eh, yun na nga masama ka, Kap Dodo eh. No? If you want to say, kahit ano, sabihin nyo kahit anong gusto nyo. Pero ang tanong, bakit yung ibang mga nagsasalita ng kahit anong gusto nila Kap Dodo, natatakot. No? Kaya yung ibang mga Tansu vlogger, pumanig yan sa Tansu kasi takot sila eh. Takot sila sa mga ginagawa namin ng mga katod nito, DDS vlogger. Hindi nila kaya to. Oo, totoo yan. Totoo siya naman, tama naman yung sinabi ni Kap Dodo. Kahit ako, pabura ko doon sa sinabi niya na kailangan talaga ng magsalita ni BP Sara tungkol dito sa nangyaring shift. At, there's more, baka naman hawak ni BP Sara ang video. Wala lang, suwagi lang sa isip ko. Huwag hawak ni BP Sara yung video, no? Yun pala yung kailangan talaga ilabas. Kasi BP Sara pala talaga ang maglalabas ng video. Para mas kapanipaniwala, no? Nako. So, yun lang yung masasabi ko dun sa sinabi ni Cap. So, eto, gusto niyo ba si ano? Eto, grabing pangbabastos to sa grabe pang babastos to sa PNP, sa mga kapulisan sa Davao, grabe na to. Tsaka sa ibang mga senador, kay La Robin, Bongo, kay Bato, grabe yung pangbabastos na ginawa nitong vlogger na to. Dapat ma-share nyo to, mga ka-DDS, para matutunan, mabigyan ng leksyon to. Biro mo ba naman sa title pa lang, pangbabastos na. PNP at ibang senador, lutang na kampi kay Kubuloy. Sige sabihin, speaking of Kubuloy, alam na natin kung sino to. Siyempre, ang bago kong paborito na reaksyonan, Sir Jake, shoutout. Ang bago kong paboritong reaksyonan, walang iba kundi si Mike Peddler Fake News Abe. Aba, paba ng paba pangalan mo rito sa akin, Mike Abe. Mike Peddler Fake News Abe. Yataki Tamaki, mega live shoutout. Hindi lang pala mga senador na tagapagtanggol ni Kubuloy ang sumusuporta talaga sa kanila from day one until now. Tapos, kasi diba may mga senador, apat yung identify at lumantad na sila ay pabor. Tapos, huwag arestuhin dahil nga sa kaibigan at may utang na loob. Lagyan mo konti acting. Nakababang kaya lang, pero senador ng Republika yan. Paala na kayo. Okay. Pati pala PNP. Ay, grabe. Ang aking tingin dito, opinion, tila yung PNP ay hindi rin gumagalaw doon sa kailang obligasyon, trabaho, bantay. Stop. Paano mo masasabi, Mike Abe, na isa yung opinion ang sinasabi mo? Una-una, hindi ka gumagamit ng salitang words na di umano. Ha, Mike Abe? Na pinoprovoke mo dyan sa video mo na ang PNP ay
kakampi ni Kibuloy. So ito, shoutout po dyan sa PNP Davao. Sinasabi po ng isang vlogger na may pangalan pong Mike Abe na dating kasamahan po ni Pastor Apollo Kibuloy sa SMNI na kayo po daw ay unang-una ay takot kay Kibuloy. Pangalawa po ay kinokontrol po daw kayo ni Kibuloy. Pangatlo ay sinasabihan niya po kayong mga lutang. Mga takot kay Pastor Apollo Kibuloy. So PNP Davao, papayag po ba kayo na ginaganito-ganito lang kayo ng isang fake news peddler na vlogger? Papayag po ba kayo na binabastos-bastos lang po kayo? Paano po yan kapag may mga nakakapanood po nito ng mga kabataan? Eh baka mamaya tularan po ito na sinasabihan na ang mga kapulisan ay may pinapanigan. Eh dapat aksyonan nyo yung mga ganitong mga klaseng bunganga ng mga fake news peddler na vlogger. Biro nyo, sasabihan kayo na hawak kayo sa leeg ni Pastor Apollo Kibuloy. Sasabihan kayo na kumakampi kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Eh samantalang isa kayo sa mga tigapagpatupad ng batas. Tapos sasabihan lang kayo ng isang fake news vlogger na palaging ulo lang ang pinapakita dahil may hawak-hawak na script para hindi makita sa camera. Aba, baka mamaya po mga mahal nating kapulisan diyan sa Davao bumaba po ang tingin ng kabataan sa inyo dahil sa pinaggagawa ho nitong vlogger na to. Na hindi naman po tama yan na mamaliit-maliitin niya kayo at sinasabihan po kayo na takot kay Pastor Apollo Kibuloy. Ay alam na kami pong mga DDS vlogger, alam namin kung bakit hindi kayo umaaksyon dahil nga wala pa po kayong hawak na arrest warrant from a government na para arrestuin na si Pastor. Ano po ba itong pinagsasabi nitong vlogger na to? Ay hindi naman ho tatama yan mga sir, ma'am, na minamaliit po kayo. Ang liit lang po ng tingin sa inyo ni Mike Abe fake news peddler. Eh baka mamaya po may mga makapanood po nito ng mga kabataan na mamaya po biglang mawalan po sila ng respeto sa mga kapulisan, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Kaya dapat po ina-actionan nyo ito. Kasi ilang vlog na po ni Mike Abe na lagi niya pong minamaliit ang mga kapulisan. Ito po, hindi ko po sinasabi to para paniwalaan din ng mga kabataan na maging mababa ang tingin sa mga kapulisan. Pero sana naman po mga PNP sa buong Pilipinas, especially dyan sa Davao, winawalan niya po kayo nitong vlogger na to. Sinasabihan kayo ng mga mahihina at kontrolado ni Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan aksyonan niyo po ito. Wait lang, may nag-chat. Sino yung nag-chat sa akin? Masahin ko lang yung chat ni boss. Ay, sana. Basahin ko lang yung chat ni, may nag-chat sa akin si boss. Copy. Naka-live ako. Gulat siguro yun. Sabi ako, tanong, naka-live pala si Jay. No. Ulitin ko po mga kapulisan po sa Davao, dapat nyo pong aksyonan po ito kasi binabastos na po kayo nitong vlogger na to. Hindi naman po pwedeng ganyan-ganyanin lang po kayo. Kung kami nga po dito ng mga banateros at DDS vlogger, lintik yung pag-promote namin sa inyo, paghanga namin at paggalang sa inyo. Tapos mapapanood namin sa isang vlogger na binabastos po kayo. Ilang beses niya na po itong ginagawa? PNP Davao. PNP sa Pilipinas, ilang beses na pong ginagawa nito nung vlogger na to na binagbabastos niya po kayo? Na di umano ay hawak-hawak, kontrolado kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Alalahan ninyo po, tigapagpatupad po kayo ng batas. No, hindi pa pwedeng yung binabastos lang po kayo ng mga katulad ng mga vlogger na to. Kailangan po, ina-actionan nyo po yan. Kailangan po, wag pong ganito na pangbabastos po yung ginagawa sa inyo. Diba? Dapat mabigyan nyo po ng leksyon to.
eh bababa po ang tingin sa inyo ng mga kriminal, imbis na katakutan po kayo. Eh paano lang, eh what if lang naman po mga PNP, no? Mga kapulisan, ha? Kung sakali po na may bypass operation po kayo, makita kayo ng mga adik, tapos napanood po yung vlog ni Abe, nito ni fake news Mike Abe, anong sasabihin na lang po sa inyo? Ay, hindi kami natatakot dyan kasi sabi nga ni Mike Abe, mahihinang mga kapulisan yan. Mga lutang. Ayan, no? Mga lutang. Anong meaning ng lutang na salita? Diba? Sa salitang adik po yan. So, ibig sabihin, pinagbibintangan ni Mike Abe na itong PNP, no? Nasa title, oh, PNP at ibang senador ay mga adik. Ganun ba? Ay, naku, delikado ka dyan, Mike Abe. Delikado ka dyan, no? Oh. Lutang. Oh, yung salitang lutang na yan ay naka-connected dyan sa salitang adik. Delikado po kayo. Tingnan niyo yung kabastusan po ginagawa sa inyo, mga kapulisan. Sinasabihan po kayo ng ganyan. Papayag po ba kayo? Nasasabihan kayo ng ganyan ng isang vlogger na nagdabog sa SMNI? Ako po, hindi ako papayag, ha? May warrant of arrest. Kung saan nagtatago, saan naglalagay ito para sa oras na lumabas yung warrant of arrest at makarating sa kanila, madali nilang ipatupad ulihin. Hindi pala ginagawa ng Davao. Kasi yun... Oh, hindi nyo daw ginagawa ang tungkulin nyo, Davao PNP. Naku po. Eh, paninirang puri po ito laban po sa inyo. Kay Ma'am Wilma, shoutout po. Paninirang po... Kay Panda, shoutout. Paninirang puri po ito, PNP Davao. Na ganito po yung sinasabi ng isang vlogger sa inyo. Eh, dapat nyo pong aksyonan ito. Oo, bababa po ang tingin sa inyo ng mga tao, lalo na yung mga tiga Davao dyan. O, sino po ba yung ano, sino yung leader ng PNP Davao? Eh, dapat nyo po aksyonan to kasi ilang beses niya na pong ginagawa to laban po sa inyo. Sinisira niya po yung mga, yung magagandang, yung respeto na binibigay ng tao sa inyo. Yung mataas na respeto na tingin sa inyo ng mga tao ay pinapababa po nito ng isang vlogger na to na kulubot na din ng muka. Sorry. Ewan man light eh. No? Paano po ba yan? Okay naman po sana na magbigay ng opinion. Pero kasi ang sinasabi niyang opinion ay rekta pong patama ho sa inyo. Na pinupukaw niya po yung mga tao na ang PNP Davao ay walang kwenta. Yan po yung ibig sabihin niya sa mga video niya. Eh dapat nyo aksyonan nyo ito kasi baka mamaya gayahin po ito ng ibang vlogger. Eh kayo din po ang ano niyan. Sinisira niya po ang pangalan ng mga PNP. Dapat aksyonan nyo na to. Mga pulis ng Davao ay umamin na hindi nila alam at sigurado kung nasa Davao pa si Kibuloy. Samantalang nandun lang sila. Ang Region 11 ay Davao Region. Maliban sa Region 11 Provincial Office, Regional Office ng PNP, meron pang stasyon, substation at mga pulis mismo sa loob ng Davao City. Nung umarap po yung dalawang lady spokesperson ng Davao City Police at ng Provincial Region 11 PNP. Ay, maraming salamat po, Ma'am Wilma. Hello po, Sir Jay. Salamat sa pagtatanggol sa tamo. Uy, wala pong problema. Basta kahit ano pong mangyari, nandito tayo. Basta hanggat nasa tama ho tayo, no? Ipaglalaban natin yan. Maraming salamat, Ma'am Wilma. Inamin nila na walang warrant of arrest pa silang nakikita galing sa Senado. Wala rin silang alam kung idea kung nasaan si Kibuloy. Eh, yan tanong nga eh. Bakit hindi nila minomonitor? Eh, alam naman nilang mayroong warrant of arrest na anytime pwedeng makita nila at ipatupad. So, ibig sabihin, hindi nila ginawa ang trabaho. Nasa na ngayon yung intelligence span na... Oh, yan oh. Hindi nyo po daw ginagampanan ang trabaho nyo. Biruin nyo po ha, sabihan po kayo ng isang vlogger na si Mike Abe, fake news peddler, na hindi nyo po ginagampanan ang trabaho nyo. Aba, mahirap naman po ata yan, PNP Davao. Ayan, pagkakaalam ko po dyan eh, kaya hindi nyo ina-actionan dahil wala pa naman po sa inyo ang warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy.
Eh, mahirap po yan sa ginagawa ng mga ganitong vlogger. Hindi naman po ata tama to. Guys, sa kanina, malaki pera po ang intelligence fund ng ating mga pulis. Kabilang sa pagkakagastusan ng intelligence fund ay yung pagmamonitor, hindi lang kalaban, kung hindi yung mga subject for arrest tulad ng... So, ibig sabihin pa po rito ni Mike Abbey, sayang lang daw yung binabayad sa inyo ng gobyerno, PNP Davao. Ayun po yung ibig sabihin niya ho dito. Ay, naku po, ay, napakapangit po nito. Nasiraan nila po kayo. Eh, samantalang kami nga dito, pinopromote namin kayo. Sampu ng vlogger ng mga Duterte, especially to Banateros Brothers. Tapos, isang Mike Abbey ang sisira ho sa reputasyon nyo ng mga polis dyan sa Davao. Ay, pangit po yan. Saka, kung ako po sa inyo, kinakasuhan nyo po yung dapat yung mga ganitong vlogger. Diba, mayroon po, nagkapares. Ayun, so mukhang malalakas ang impluensya ni Kibuloy at saka po nung mga senador sa PNP. Oh. Kaya, sinasabi niya pa po na binabayaran po kayo. PNP Davao, sinasabi niya po dito na parang hawak-hawak po kayo ng mga senador na kung nakakampi ni Pastor Apollo Kibuloy at ano, at kayo ng mga ano PNP. Aba po, eh, pangit po yan. Ano po pag marinig to ng mga kabataan, tapos ganyan yung maging ano, ganyan yung maging tingin sa inyo ng mga tao? Eh, di ba? Sinabi niya, mukhang, no? Mukhang hawak po kayo ng senador na kampi kay Kibuloy. At mukhang hawak po kayo ni Kibuloy. So, ano, wala naman siya sinabi na di umano. No? Wala ho siyang sinabi. Baka, oy, sakaling burahin niya po itong video na to, nandito yan sa live natin, ha? Oo, anytime na kailangan nyo, ipapasok ko po sa inyo yan. Sinasabi niya ho dito na parang binabayaran po daw kayo ng kampo ni Kibuloy at ng mga senator. So, sino po ba yung mga senator na yun? So, additional kaso ulit ng mga senador. So, Senator Robin Bato, Amy Marcos Bongo, Cynthia Villar, pinagbibintangan po kayo ni Mike Abbey na etong mga PNP Davao daw ay hawak ninyo or binabayaran nyo. Ay matinding pangbibintang po ito. Na kailangan nyo pong aksyonan to, mga senator. Aba, ay hindi po karapat-dapat. Eh, kagaya po nung sinabi ko sa sinabi ko sa mga PNP, eh baka lumiit po yung tingin sa inyo ng mga tao na kayong mga senador ay nagbabayad pala kayo ng mga pulis. Oh, galing sa bunga nga niyan. Eh dapat agapan niyo po ito. Malaking hamon ito sa bagong-bagong PNP Director General sa katauhan ni General Romel Francisco Marbil, ang ating PNP chief na itinalaga ng Pangulo. Okay? Kahapon lang. Para nangasiwaan. At nangako naman si General Marbel na iba ang gagawin nila at gagawin at ang trabaho ng PNP, ipapakita nila to serve and protect, kasama na dyan ang mga pag-iisyo, pagpatupad ng mga warrant of arrest galing sa korte, kung alin naman korte anuman, at sino man ang may kaso, at yung pati sa Senado, lahat yan trabaho ng polis. Nilinaw na ng Malacanang nung anong araw pa yan, basta may warrant of arrest, PNP ang magpapatupad nito. Kahit pa magkaroon ng warrant of arrest, halimbawa, galing sa ICC. Halimbawa, ay nagpalabas ng ang warrant of arrest ng ICC. ICC naman ngayon. Ang konsilyo ang natatuloy. So, ganoon din po sa mga warrant of arrest na galing sa Senado o sa ating local or national court dito sa ating bansa. O maging international court. Ganon ang posisyon ng polis. Okay. So, dahil dyan, kailangan ipakita ng PNP Davao na sila ay nagtatrabaho at sila ay alam nila. Oh, yan. Diba? Rinig na rinig nyo. Sinasabi niya po dito na ang PNP Davao ay hindi ginagampanan ng kanilang trabaho. No, doon pa lang eh. Maling-mali na po yun, PNP Davao. Napaka-bastos na po nito. Kaya dapat talagang aksyonan nyo itong mga ganitong vlogger. Hindi nyo dapat hinayaan na ganyan-ganyanin lang po kayo dyan. Subject for arrest under warrant of arrest na si Kibuloy, kung saan ito naglalagay. Saan siya madalas? Sa Davao City or nandun sa... O yung Davao, yung Barangay Tamayong sa
Davao City, nasa bundok yon, pero yun eh Davao, napakalawak ko kasi ng Davao City hanggang bundok, Davao City pa rin. Nasa Davao City pa ba? Doon lang naman eh. Hindi naman pupunta na. O nandiyan ho sa may Davao del Norte kasi meron siyang hotel dyan sa Davao del Norte sa may Samal, Mount Samal. Sa tabi ng dagat, meron noon, nakarating ako ilang beses doon. Meron siyang hotel doon. Napakagandang hotel, may helipad pa. Doon na nag-helipad, doon nag-ano yung kanyang mga, ang kanyang chopper dati. Gawain yata. So, doon lang naman yun eh. Davao City at Davao del Norte, yung Mount Samal, kasi natin nga yung isang kanyang property. O, pero hindi alam ng Davao kung nasaan. Baka daw naalabas, wala na sa Davao region. Nalawa ko na. Eh, dalawang linggong mahigit na yung warrant of arrest. So, ang tanong, hinahanap ba nyo o hindi? Malamang hindi. Kasi hindi nyo alam kung nasaan. Yan, malamang daw hindi, di ba? Yan, rinig na natin sa kanya. Na. So, grabe, no? Kaya PNP Davao, kailangan nyo mapanood to. Oh, kailangan nyo aksyonan itong mga ganitong vlogger kasi sobrang paninira po sa pangalan ng mga kapulisan po ito. Kaya dapat hindi nyo i-tolerate yung mga ganitong mga pag-uugali ng mga ganitong klaseng vlogger or tao. So yun lang no, mga kabiyaya, mga ka-DDS, at hanggang dito na lang. Bukas ulit 6 PM, 6:30 PM ang live natin or 7 PM. Abang-abang lang kayo dito sa aking YouTube channel. At sino yung mga magpapa-shoutout dyan? Mag-comment na ho kayo dyan sa baba. At tinapos ko lang talaga yung mga ibabalita natin, no? So, sino yung mga nandyan? Siyempre, maraming salamat sa suporta nyo na kahit maraming naka-live na dyan, eh, nandyan pa rin kayo para sa akin. Siyempre, shoutout kay Mampe Sidela. Maraming salamat, Mami. Kay Mami Rena Baher, kay Batang Mindanao, mega love shoutout. Kay Sir Ruder Alterato, Alterado, mega love shoutout. Kay The Hook, yeah, mega love shoutout po. At Robert Toleco, mega love shoutout. Ayan, kay Ray Podra from, Tennessee, saan lugar yun? Hindi ko alam yun ah. Oh, ay, si DDS, saan lugar yun, Tennessee? Hindi ko po alam yun. Kay DDS sa USA TV, may galib shoutout, boss. Sino to? Si Neon Horse de la Cruz. Yan, kay OFW Josh TV, maraming salamat pala sa pag-join button mo. Yan, kay Ma'am, USA, okay. Oo, sino ba yan? Si Ray Proda. Oo, salamat talaga, ha? At yung kay Mami, kay Noel De Los Santos, shoutout na rin. Okay daw, mukhang galit. Oh, hindi ko na siya na-shoutout kanina. Sorry. Yan. Sino pa yung magpapahabol dyan at mag-enda tayo at para makapag-upload na tayo ng mga videos natin. Ay, pa-share naman po ng mga upload natin. Oh. So, malaking tulong po yun para sa YouTube channel natin. Ano daw? Elvis Presley, galing dyan. Ah, si Idol. Ah, wala din rin si. Ano yun? Yung falling in love with you. Diba Elvis Presley yun? Galing ko. No? And I can't tell falling in love with you. Yeah! Uy, si ano? Si ba't walang jacket? Si Panda 23. Na-scam na naman ako. Na-scam ka na naman. Hoy, salamat po ah, Panda. Hindi ko alam kung lalaki ka po, babae, basta maraming salamat. Napakalaking tulong po niyan. Kay Loretta, Tokita, mega love shout out from Tokyo, Japan. Hi, Ma'am, Ma'am Loret, tama po ba? Sample. Kay June Bauto, mega love shout out from Kuwait. Yan, salamat po. Eh, salamat din man Sir June. Sino pa? Bukas ulit. Pero may upload tayo ha. Kay Sigma, 1969. Yan. Shoutout boss Jay. Tapos na rin akong
pray ng Sabosa. Ano yung Sabosa? Sir, ano, Sigma. Ay nga pala, sa mga gustong makichukaran ako, chukaran. Chikaran sa Facebook ko, yan, Charlie J. Guevara, at Facebook page, J. Guevara 18, at J. Guevara Official ang aking second channel, YouTube channel. Lalaki from San Jose, California. Oy, salamat, salamat. Ba't Panda 23 na bagay? Okay na rin yan. Kasi iba kasi ayaw talaga gamitin yung pangalan kasi maraming scammer talaga. Isa na ako doon. Timo, na-scam kita, sir. Ay. Siyensya na, boss. Wala ako. Ay, hindi, hindi. Walang problema yun. Ano ba kayo? Wala pong problema yun. Kahit na wala po kayong palipad, yung pag-suporta nyo lang sa akin, malaking bagay na po yun. So yun, maraming salamat ulit. Kita kits bukas. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Lipat tayo kay Boss Dada. Ipapost po sa ako. Hindi ko pa pala napindot.